kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran, masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay, may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Live in such a way that others can follow you. Ganyan na buhay si Pablo. Oo, kailangan ng mga tao ng wastong aral. Kapag ang aral ay mali, maliligaw ang mga tao sa wastong landas. Pero hindi lang sapat na wastong aral ang kailangan natin. Kailangan din tulungan ang tao na isabuhay ang wastong aral. Iyan ang nagagawa ng halimbawa. Hindi lang alam ng tao, may sinusundan sila. At mapapalakas din ang loob nila. Nakayanan nga ng iba, kaya ko niyan. Pwede nilang sabihin kapag nakita nilang halimbawa ng iba. Matapang na sinabi ni Pablo, tumulad kayo sa halimbawang ipinakikita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. At hindi lang yan, sinabi pa niya, na masdan ninyo ang mga taong sumusunod sa halimbawa ko. Siguro sa panahon natin, hindi na ganoong nagkukulang ang tao sa mabubuting aral. Ang daming mga salita na sinasabi. Ang malaking pagkukulang ay ang mga role models, ang mga huwaran. Naiiyak-iyak si Pablo sa pagsabi na may mga tao na nabubuhay na kaaway ang krus ni Jesus. Ayaw nila ng sakripisyo. Ang gusto nila ay pagbigyan ang sariling hilig ng laman. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Basta may pagkain, basta may pera, basta may kita, basta may kasiyahan, okay na. Pinagmamalaki nila ang mga dapat nilang ikahiya. Pinagmamalaki nila ang malulutong na mga mura nila. Pinagmamalaki nila na hindi sila nahuhuli sa kanilang mga escapades, na sila'y may mga kabit. Pinagmamayabang
ang dapat nilang ikahiya na sila'y kumukupit, na sila'y korap. Pero hindi dapat tayo ganito. Kasi sabi ni Pablo, tayo'y dayuhan lang sa lupang ito. Iiwan natin ang lahat sa mundong ito. Anong mapapala, mapasa atin man ang kayamanan ng mundong ito? Ang tunay na pinananabikan dapat natin ay kung tagasaan tayo, tagalangit tayo, doon tayo pupunta. Itong katawan nating ito ay mabubulok at babaguhin. Magiging tulad tayo ni Kristo. Ang magandang pakiusap ni Pablo sa mga taga-Filipos, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. May isang batang inutusan ng nanay sa probinsya na pumunta sa kabilang barangay upang humiram ng panggiling. Maganda ang panahon. Ang dami mga bulaklak sa parang, mga prutas sa mga punong kahoy, mga magagandang paru-paro. Naaliw ang bata ng huli ng mga paru-paro, namitas ng mga bulaklak, umakyat ng puno, at nakalimutan na kunin ang panggiling. Maraming mga tao ay tulad ng batang ito. May misyon tayo sa mundong ito, pero sa paglalakbay natin sa mundo, naakit tayo ng maraming mga magagandang bagay. Naakit na maglaro ng video games, nagpadala sa barkada, sa paggawa ng mga gimmicks, nagumon sa bisyo, binuhos ang buhay sa trabaho, naloko sa love life. Sana hindi tayo datnan ng kamatayan na hindi nagawa ang misyon natin sa buhay. Ang dahilan bakit iniligay tayo ng Diyos sa mundong ito. Baka marami na tayong nakilala, pero hindi si Jesus. Baka marami tayong nagawa, pero walang kabutihan. Baka kung ano-ano ang business na pinasukan natin at hindi naman nakatulong sa kapwa. Huwag nating kalimutan ang mahahalagang bagay sa buhay na ito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.